Day 8 na ng BLW journey ni Aika. Hello mga ka-Jamson! For today's video, isi-share ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga natutunan ko sa first week ng aming BLW journey. Pero bago yan, gawa muna tayo ng food ni Aika. Sayote na lang pala yung natira sa ref namin. Hihiwain ko lang to, tsaka kukuha na ng buto at bago ko babalatan. Pwedeng-pwede mo tong i-introduce sa baby mo as early as 6 months. Marami din itong benefits gaya ng zinc, folate for neurological development, vitamin B6 for brain development, and vitamin C for healthy skin and immunity. Pagkatapos kong balatan, hiniwa ko lang siya into finger size gamit itong crinkle cut knife. At nilagay ko na dito sa steaming plate na nabili ko lang online. Naglagay lang ako ng kalahating tubig dito sa electric cooker at isinabay ko nang i-boil itong itlog bago ko ipinatong ang steaming plate na may gulay. Lulutuin ko lang to hanggang sa lumambot ang sayote. At habang hinihintay ko na lumambot ang gulay, nag-slice na rin ako dito ng watermelon. Kinuha ko na nga pala yung buto nito and I cut it into finger size gamit itong crinkle cut knife. Napaka-useful ng kutsilyo na to. Mas maganda kasi itong pang-cut ng mga food ni baby para madali niyang mahawakan at hindi madaling madulas. At nang lumambot na ang sayote, kinuha ko na siya at inilagay sa plato ni Aika. At para naman sa protein food, boiled egg yung isi-serve ko sa kanya. Hihiwain ko lang din into finger size gamit pa rin itong crinkle cut knife. At saka isa-isa ko na siyang nilagay sa plato ni Aika. Ito nga pala yung tinatawag ng mga nutritionist na pinggang Pinoy. Dahil meron tayo ditong sinerve na go, grow, and glow. And now, Aika is ready for her meal time. Sa first week ng aming BLW journey, malaki-laki na rin ang naging improvement ni Aika. Di na siya masyadong nagagag at mas marami-rami na rin yung naisusubo niya sa bibig niya. At ngayon, sasabihin ko na ang mga natutunan ko sa first week ng aming BLW journey. Dapat pala avocado yung una kong sinerve sa kanya. Mas easy kasi i-digest ang avocado compared to banana. Dahil napansin ko nung tumae siya sa pang-apat at pang-limang beses, medyo nahihirapan siya. Medyo namumula at nanggigigil siya sa tuwing tumatae siya. Another thing is, dapat pala hindi ko hinayaan si Aika na hindi uminom ng tubig. Di kasi niya bet yung distilled water at di niya masyadong bet yung sippy cup niya. Mas nahihirapan akong painumin ng tubig si Aika kaysa pakainin. Bumili na ako ng silicone straw, tsara ko na. Napabili na rin ako ng training cup from Farley. Ang ending, dropper yung ginamit ko. So far, sa mga pagkain na naiserve ko, carrot yung pinakapaborito niya. Minsan, masyado siyang excited sa food niya. Minsan naman, wala siyang pakialam. Basta mamis, ituloy-tuloy mo lang. Masasanay at masasanay din ang mga baby natin. At meron pa pala akong idadagdag. Minsan pala, kailangan mo rin mag 30-minute break. Minsan kasi, naiinip si baby. Either gusto niyang mag-nap muna o mag-play. Matrabaho siya mga mommies, pero worth it naman talaga. Basta wag ka lang sumuko. Thank you for watching. Amping!